Good day mga grade 7. Today we're on the week 5 of the actual module week. And today we're going to discuss the laws of exponents. But before that, meron po tayong mga ilang konsepto na dapat po nating malaman sa pag-aaral ng laws of exponent. At ito po ang mga iyon. Sa pag-aaral po ng exponents, marapat po lamang na malaman po natin ang ilan sa mga konsepto na bumubuo dito. Tulad nito, 2 raised to 3 power ay may tinatawag na power terms. Ito po yon, yung 2 raised to 3 power, kaya binabasa yung madalas as power. At yung 2 raised to 3 power na yan ay binubuo din po ng base, yung 2, at ng exponent itself, yung 3. Yung power ay yung kabuuan ng 2 raised to 3. Yung base ay yung mismong numero na 2, at yung 3 ay mismong yung exponent. Sundan po natin. In the example 8 equals 2 raised to 3 power means that 2 raised to 3 power is the exponential form of the number 8. 2 raised to 3 power means 2 times 2 times 2, which is tatlong beses mo i-multiply sa kanyang sarili. At ito ay magbibigay sa atin ng 8 na sagot. Binabasa rin ito, in other words, as 3 factors of 2. Dahil sinasabi dito na si exponent mismo ay ang nagsasabi sa atin na ng bilang ng beses na pwede mo i-multiply ang isang numero sa kanyang sarili. Ayan po. For us to understand this further, move forward po tayo. So, sinasabi din dito na si base mismo ay yung number na i-multiply mo ng ilang beses. At si exponent po dito ay yung nagsasabi na ilang beses mo i-multiply ang isang numero sa kanyang sarili. So, tulad po na nabanggit po kanina sa ating naunang presentation. Next, sa pag-aalan ng laws of exponents, marapat po na malaman po natin at maunawaan ang ilan sa mga konseptong bumubuo po rito. At tulad nga na nabanggit kanina, mahalaga po na malaman natin ang pagkakaiba po ng base, exponents, at power po. Ito po, sa pag-aaral ng laws of exponents, babalikan lang natin yung exponential forms. Ang exponential form o exponential form po ay yung may mga exponent with the base itself. The exponents of a power indicates how many times the base multiply itself. Tulad na nabanggit po kanina. So, sundan po natin. Sa pag-aaral ng laws of exponents, meron po tayong mga laws na kailangan tandaan. Una ay ang product law. Pangalawa ay ang quotient law. Pangatlo ay ang power of a power. Pang-apat ay ang power of a product. At ang panghuli ay ang power of a quotient. So, for further understanding or for us to understand this more clearly, pag-aralan po natin ang mga sumusunod. Sinasabi sa product law of exponent, if you are multiplying powers with the same base, keep the base and add the exponents. So, tulad ito. Sa general formula o sa general properties, x raised to m power times, yung tuldok na po yan, that means multiplications, times x raised to n power equals x raised to m plus n. Ayun po. Pinag-a-add lang po natin ang mga exponents ng base na magkakapareho na nandoon sa multiplication process. Sa example, 2 raised to 6 times 2 raised to 3. So, pareho po sila ng base. Pareho pong 2.
ang gagawin lang natin diyan, kokopyahin lang natin si base na 2. And then, what we're going to do doon sa, doon po mismo sa exponent, ay i-add lang po natin sila. Add lang po natin yan, dalawang yan. 6 plus 3 is 9. 2 raised to 9. Ang 2 raised to 9 ay parang ganito po yan. We're going to multiply to 9 times itself or 9 factors of 2. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yung open and close parenthesis na po niya, kung maalala niya po, yan ay kahalintulad po ng multiplication rules na nabanggit ko sa naunang lessons po natin o sa mga naunang lessons. That is 2 times 2 times 2 times 2 times 2 up to 9 times. So, kung tsatsagain po natin yung multiply po yan, magbibigay po sa atin yan ng 512. So, for more example po, or for more understanding about the laws of exponents, the second law of exponents is quotient law of exponents. It says here, when dividing powers of the same base, keep the base and subtract the exponents. For the general properties of this law, the quotients of x raised to n power and x raised to n power, as you can see, parang nire-write lang siya na x raised to n power divided by x raised to n power, is just the same as x raised to m minus n. So, ito po yung isa sa mga example. 2 raised to 6 power divided by 2 raised to n power equals 2. We just simply copy the common base, the 2, and we take the difference of 6 and 2, and yun, alam naman po natin na difference nila ay 4. And then, if we're going to simplify the answer to 2 raised to 4 or the 4 factors of 2, ito ay magbibigay sa atin ng 16. Ayan po. And then, for additional rules and restrictions about the exponents, for any integer or for any numbers raised to 0 except 0 itself is always equal to 1. It is also applicable doon po sa mga variable na may exponent na 0 at ang laging katumbas po noon ay 1 maliban po sa 0. On other hand, any numbers raised to negative integers must rewrite it reciprocal or reciprocate. Ang tawagin po yun. For example, 2 raised to negative 1 is equal to 1 over 2 raised to positive 1. Tinitake lang po natin yung kanilang reciprocal. Kung mapapansin nyo po, from negative 1 ay naging positive 1 doon sa denominator. And this part, skip lang po natin. And now, tayo po ngayon ay nasa power of a power. It says here, if you are raising a power to an exponent, all you have to do is to multiply the exponents of the base. Ayun po. So, ganito po tayo. Sa general properties po, ito yung nagsasabi na the quantity of x raised to m power raised to n power is the same as the x raised to m times n power. Ayun po yun. Yun po yung pinaka madaling pagkabasa po doon sa power pa power rule na po yan sa general properties. And then, for the example po ay ito. The quantity 5 squared raised to 3rd power is the same as the 5 raised to 2 times 3 power. We already know that the product of 2 and 3 is 6. So we just simply copy the base 5 and rewrite 6 as its final exponent po
yung product ni 2 at 3. So, 5 raised to 6 power has its final answer or most simplified answer po. But later on, eventually, malalaman niyo po yan sa mga susunod na example po. Next is, and now we're on the power of a product. If the product of the basis is powered by the same exponent, then the result is a multiplication of individual factors of the product, each powered by the given exponent. What are the general properties for this law? We have the quantity of x times y raised to n power is the same with x raised to n power times y raised to n power. Tulad po na nabanggit po kanina doon sa multiplication of individual factors of the product was given exponent and distribute equally for both x and y po. So, ganun lang po yung ginawa. Pinag-iwalay po yung dalawang magkaibang basis. And nilagay o ikinabit o yung pareho nilang exponents. For example, ito po siya. The product of 2 and b raised to 3rd power. So, it's the same as 2 raised to 3 or 2 raised to 3rd power times b raised to 3rd power. Ayan po. And if we're going to simplify 2 raised to 3 power because there are 3 factors of 2, 2 times 2 times 2 is 8. And since the variable is unknown, so we just simply take 8 as b raised to 3 power or b cubed. So, since sila ay isang constant at isang variable, pag didikitin lang po natin sila, in automatic, it is on the multiplication process. So, the final answer is 8 times b cubed or 8b cubed or yung iba binabanggit na 8b raised to 3rd power. Next. Power of a quotient. Power of a quotient says, if the quotient of the basis is powered by the same exponent, then the result is both numerator and denominator, each powered by the given exponent. So, parehas po ng konseptong ginamit po sa multiplications or sa product. But in here, sa general properties po, ito po siya. Instead na tayo ay sa multiplication dahil tayo naman ay dadako naman po sa divisions. So, there were two different bases in a quotient or in divisions, x divided by y or the quantity of x divided by y raised to n power. So, the same process pa rin, we distribute the n exponent to x and y bases and separately. At ito po ang example. Tulad po nito. The quantity of 3 halves raised to 3rd power is the same as 3 raised to 3rd power divided by 2 raised to 3rd power. If we are going to simplify 3 raised to 3rd power, it is equal to 27. And if we're going to simplify 2 raised to 3rd power, it is equal to 8. So, we're going to simplify the quantity of 3 halves raised to 3, it is equal to 27 over 8 or 27 divided by 8 in final. And for further understanding about the laws of the exponents, here are the guided exercises. Whereas, we're going to apply the laws of exponents here and simplify it as necessary.
For given number 1, the quantity of 3 squared times the quantity of 3 cubed. Whereas, what is the law being applied here? And the law being applied here is the product law. It says on the product law, we're going to take the sum of its exponent and we're going to recopy its base because the base is the same. And for the simplified form is this one. So the sum of 3 and 2 is 5 and we just simply copy the base 3. And if we're going to multiply 3 times itself, or rather 5 times itself, it gives us 243, or the 5 factors of 3 is the same with 243. The next one is the quantity of 2 raised to fifth power divided by to the quantity of 2 raised to third power is under quotient law. And the quotient law says, aside or instead of adding its exponent, we're going to take the difference of its exponent, provided that the exponent of the numerator is greater than the exponents of the denominator. Since pareho po sila ng base, we just simply copy the base and take the difference of the exponent. Since 5 minus 3 is 2, so if we're going to multiply 2 squared, is equal to 4. And then, the quantity of 5 cubed or 5 raised to 3 power raised to 2 power, and what properties or laws of exponents are being applied? It is power of a power, since nakita naman po natin na parehong na siyang naka-raise sa power yung base na 5. And it says here, sa power of a power, we're going to multiply the exponents, dalawa exponents po. Ayan po. Since the product of 3 and 2 is 6, and we just simply copy the base 5, 5 raised to 6, or we're going to simplify 5 raised to 6, it gives us 15,625. On the next, on the fourth one, the quantity of 2a divided by b raised to 5. The quantity of 2a divided by b raised to 5th power is under power of a quotient. So, sinasabi sa power of a quotient, dinedistribute lang na daw natin ang exponent sa loob ng parenthesis. Ito man ay maaari pong maging exponent ng isang numero, ng isang variable, sa loob po ng parenthesis o na nasa group. Tulad po na makikita natin sa mga naunang example. Ito po siya. Yung 2 raised to 5th power, it gives us 32. So, 5 factors of 2, it gives 32 as a product. And then, si A, since it is variable, so we link and distribute the 5 as the new exponents of A. And yung B, ganun din. So we take B as is B, and then we distribute the exponents 5 to B. Kaya po siya nagkaroon ng 5th power. Next, the quantity of 3 CD, or the quantity of 3 times C times D, yung iba binabase na 3 CD, is under power of a product. So, the same with the power of a quotient, instead na tayo ay nasa quotient, sa power of a product tayo nasa multiplications. We simply distribute the exponents outside from the group or the parentheses. So, yung 3 magkakaroon din ng
squared or second power, si C ganun din, at si D ganun din. Kaya ang mangyayari po dyan ay ito. 3 squared times C squared times D squared. For us to simplify it, or if you're asked to simplify it, 3 squared is simply as 9, C squared, and D squared. Yun po ang last na sagot. And for us to understand more of its applications, let's move forward po. For the applications of polynomials, ito po tayo. We are asked to multiply 3xy and 4xy. For this course, we're going to apply the laws of exponents. So for first applications of the polynomials, we're going to take the product because we are asked to multiply it. For our solutions, this is the solutions. We take part and separate the numerical coefficients of the following variable x, y, and z. So, ito po tayo. So, inunang-unang po na natin ang mga numerical coefficients. 3 and 4, magkaiwalay na po sila. And then, we factored the 2x. Ayan yung makikita nyo. Ayan. Yung dalawang kulay pula, the x. And then, the y, the factor of y as is, and the z as is. So, since walang paired si y at z, mananatili po sila dyan. Since si x, yung dalawang x na yan, ay paired. Ayan po. Ang gagawin lang po natin dyan ay ito. 3 times 4 is 12. And then, the exponent of this, diba, nabanggit ko po sa mga naunang discussions na ang variable hindi makakita ng exponents ay may imaginary one na exponent. So, since i-apply natin yung laws of exponents, i-add lang natin po ang kanilang exponents ng dalawang 1. So, 1 plus 1 is 2. Yun po yun, 2. So, since si y at z ay walang ka-paired na term o variable, mananatili po silang ganyan. And then, for us to simplify it, the final is 12x squared, ito yung 2, naging squared na po siya dito, and then yz. Yan na po yung pinaka-last. The second one is, for us to find the product of 3abc and 4a squared plus 3a minus 5. Ayun po. Kanina, sa first example, we are asked to find the product of two monomials. Dito naman, we are asked to find the product of a monomial and a trinomial. Monomial yung 3abc at yung trinomial na 4a squared plus 3a minus 5. And the solutions is, in this part, we are going to use the distributive property of real numbers. So, yun, applicable na applicable po dito. So, gumamit po tayo dito ng ilang sa mga properties na una nang naituro doon sa pag-add and subtract ng polynomials. So, ang gagawin po natin, magkakaroon po tayo ng tatlong groupings. Isa para po kay 4a squared, isa para kay 3a, at isa para sa constant na negative 5. At ang mananatiling common factors natin ay si 3abc. Ayan po. So, nakita niyo po, nagkaroon po tayo ng tatlong groups. Ayan. Si 3abc times 4a squared, tulad na nakita niyo kanina sa marker ko, 3abc times 3a, at si 3abc times the negative 5, yung constant. So, ganito pong gagawin. Tulad ng unang nagawa natin, we take separately on the numerical coefficients. Muna tayo. At pakikita niyo po. Ayan. And then, if there is a variable which is the same factor to the others, pagsamahin na po natin sila o pagdikitin na natin sila. Ayan. Si BC wala, siyang kapares, kaya sa dulo sila.
Tulad din dito, parehong may A, kaya't magkasunuran si BC, ganun din. And then, on the last part, doon kay constant negative 5, since si ABC ay walang kapares, mananatili po silang ganyan. So, 3 times 4 is 12, alam natin, nabigay na yan. Since si exponent ni A dito ay 1, so, we just simply copy the A, and then, the sum of 1 and 2 is, ayan, tinake natin sum. And then, si BC, dikit lang, dahil wala namang kapares, plus 3 times 3 is 9, ayan. And then, ito, since silang dalawa ay parehong A, alam natin na pareho yung may 1 exponent, we take the sum of 1 plus the 2 1s, or the 1 plus 1, at si BC ay dikit lang din po. Plus, 3 times negative 5 is negative 15 because they are different sign. At si ABC, dikit lang po. Dahil wala naman pong common na A, B, at C. Kaya kasama lang po siya ni negative 15. So, in this part, we simplify na po natin siya. Si A raised to 1 plus 2 power is the same as 12 or A raised to 3rd power. Ayan po. At si 12, bring down lang, recopy, final na po. At si BC, dikit lang din po dito. Plus, recopy 9, si A plus 1 na exponent ni A ay magiging 2. And then si BC, dikit lang din po. Ayan. Minus, 15, recopy, the 15 o negative 15 and the ABC. So, yun po siya. So, ito po yung parehong konsepto na ginamit doon sa naunang example. At sa parehong konsepto na ginamit po sa pag-a-add ng polynomials at pag-a-subtract nito. Na ginagamitan ng regrouping of the similar terms. Ayun po. Only, dito po kasi tayo po ay nasa multiplications but we are following the same rules sa pag-a-add po at pag-a-subtract ng polynomials. Next, examples, what is the product of m minus 4t times m squared plus 3m plus 7? Ayun po. Kung mapapansin nyo po, ngayon, kanina ay monomial at trinomials, ngayon naman binomials at trinomials sa product. So, sa solutions po ito. Gagamit po tayo ng horizontal form at distributive property. Ngayon po, magkakaroon po tayo ng dalawang groupings. Okay? Dalawang groupings na may trinomial part. Isang group para kay M at isang group para kay 4T. Gumamit po tayo ng horizontal form and distributive property para madali nyo pong makita ang groupings. So, ito po tayo. Isa para kay M. So, ito po. Kung mapapansin nyo, ito yung isang groupings. Ayan. Ang common factors nila ay si M squared plus 3M plus 7. Provided, yung sign ni negative 40 ay masusunod po dito. Makikita nyo po iyan. So, m times m squared plus 3m plus 7 minus, kasi minus po siya dito, minus 40 times m squared plus 3m plus 7. So, yun po. Since nagawa po natin siya with two groups, ito po ang gagawin sa susunod. I-distribute po natin si m na common factor o yung pinaka-main factor po dito sa loob dito. M times m squared, ito po siya. M times 3M, ito po siya. Ayan po. M times M, ito po siya. Ayan po yun. Provided po, yung mga sign po ng numbers ay masusunod din po. Wala naman po na bago dahil pare-pare po ang sum. Dito rin po sa part na ito, makikita nyo po na pinactor out na po natin yung mga numerical coefficients. Po.
Dito naman po sa group na ito, negative 40 times m, yan, dinistribute siya sa loob. Mag-ingat po sa sign, negative 40 times 3m o positive 3m, ayan po, makikita niyo po, ayan. Negative 40 times 7, ayan po. And then, for this part, m times m squared, alam naman natin si m na mm1. Since sila ay parehong base, ang gagawin daw lang natin ay i-take yung sum ng dalawang exponent. 1 plus 2 is 3. So, 3. And we just simply copy m because pareho sila ng base. So, dito naman, si 3, kukopy lang natin yan kasi wala naman siyang iba pang numerical coefficients na factors or paired factors. So, we just simply copy m at alam naman natin na exponent ang dalawang m na ito ay parehong 1. If we're going to apply the laws of exponents here, we take the sum of 2, 1, and that is 2. Kaya 3m squared plus 7 times m or 7m. Dahil wala namang kapare si 7 at si m. Minus dun sa second part. 40 times m squared, since wala ang ibang kapares, we just simply link 40 to m squared, dinikit lang natin, minus negative 40 times 3, yan ay 120, kaya minus 120. And the m here ay wala namang kapares, kaya dikit lang kay 120. Minus, dahil ang product ni 40 at 7 ay 280 or negative 280. Please do mindful po sa sign. Next, copy m cubed sa taas, copy 3m squared sa taas, and then idinikit natin si negative 40m squared dahil dito nagkakaroon po tayo ng pangalawang groupings. Pinagsama-sama natin po ang mga like terms tulad ng konseptong ginagamit natin sa pag-a-add ng polynomials at pag-subtractive po natin. At ito yung terms ng mga variable na m, terms ng variable na m squared, at yung constant na walang variable. Dahil ang constant ay wala pong variable. And we just simply copy m cubed dahil wala naman siyang like terms. And we just simply work out for the numerical coefficients na 3 at negative 40 and factor out si m squared, sa labas lang siya, plus 7 minus 120, mga numerical coefficients ni m, i-factor out natin si m, and minus 280, copy lang. And then, copy ulit si m cube. 3 minus 40 is negative 37. And then, dikit lang po si m squared, dikit lang. Plus, 7 minus 120 gives us negative 113. At si m, dikit lang. At since si negative 280 ay walang kapares, simply, susulat lang natin siya. And then, ito na po. Meron na po tayong pinakapayang na sagot sa product ng isang binomial at trinomial tulad ng m minus 40 at m squared plus 3m plus 7. So, next po ay yung ilan sa mga kasunuran pong part. Kung kanina tayo ay nag-multiply, ngayon naman po ay dadako tayo sa quotient. Dalawang monomials ang ating gagamitin sa quotient na ito. We are asked to find the quotients of 25x raised to the fifth power, y squared, and z to the third power divided by the 5xy cubed or third power and z squared. So, ganito po ang proseso. Sa solutions, we just simply take part on the numerical coefficients and the variable itself. So, pinag-iwalay natin sila. Si 25 divided by 5, magkaiwalay po. And then, ang gagawin natin para mas madalian po kayo, since tayo na sa quotient rule, instead na po tayo ay mag-a-add.
tayo po ay magsasubtract. We just simply copy the x, y, and z. And then, we're going to work out with the exponent. Unahin natin si x. Si x. Sa numerator tayo ay may 5. Kaya nakalagay dyan ay 5. At sa denominator, meron tayong 1. Kaya 1 ito. Di po ba sa quotient, tayo ay magsasubtract? Kaya 5 minus 1, iyan. Kay z, ay kay y rather. Kay y, sa numerator, meron tayong 2. Kaya ito ay 2. Kay denominator, tayo ay may 3. Since tayo nasa subtractions, 2 minus 3 po iyan. Kay z naman. Kay z, sa numerator, meron tayong 3 na exponent. At sa denominator, meron tayong 2 na exponent kay z. So, yun po yun. Kung napapansin nyo, nag-focus po ako sa mga exponents lamang. Dahil, napaliwanag na kanina na we take separate part on the numerical coefficients and the parabola itself. So, ito na po. X minus 1, rather 5 minus 1 is 4. So, ito po yun, yung 4. Kaya si x ay magiging 4th power. 2 minus 3 is negative 1. Kaya magiging bagong exponent ni y ay negative 1. 3 minus 1 is, rather 3 minus 2 is 1. Kaya si z ay magkakaroon ng 1 na exponent. Ito na po. Kung matatandaan niyo po sa rule sa sinabi kanina, for every negative exponent, ang gagawin po natin lagi ay iti-take natin ang reciprocal ng number na may negative exponent. So, para maging positive po ang exponent ni y raised to negative 1, kukuhain po natin yung reciprocal niya. And that is 1 over y. Ayan po. Naging positive na exponent niya rito. Reciprocal. Ang tanging hindi magbabago dyan ay yung 5x raised to 4th power at si z na raised to 1. Hindi ko na nilagay yung 1 dahil automatic 1 yan. At ni-multiply natin siya sa reciprocal ni 1 over y. At dahil since ito ay may imaginary 1, 1 times y raised 1 times y raised to 1 or y 1 times y is the same as y. Na pinakasagot natin ay ito po. Isusulat lang natin na sa numerator at yung denominator ay yung y. Ayun po siya. So, I do hope so na kung nakuha niyo po yung ilan sa proseso po nito, lalo na pagka may negative exponent. Na tulad na napaliwanag po kanina. Next, ay ito. Paano mag-divide ng polynomials na isang trinomial at binomial ang iyong divisor? Ito po tayo. Ito po ang ilan sa mga solutions. Ayan po. 15n squared minus 2n minus 24 divided by 3n minus 4. Tulad na nabanggit kanina, sa mga example tulad ng pagdi-divide ng monomials, ang unang focus natin dyan ay yung unang part ng binomials, ng trinomials na ito, ng ating dividend. Ito yung nasa loob. Ito po yung dividend nasa loob. Ayan po. I-divide muna po natin yung unang part. 15 divided by 3 is 5. Tama po. 15 divided by 3 is 5. Di po ba tayo na sa quotient? Kukopyin lang natin si n. At ang gagawin natin sa quotient ng mga sa quotient na ganito, we just simply copy the base at ang gagawin natin sa exponents ay magsasubtract po tayo. 2 minus 1 is 1. Kaya, 5n1 tayo. Kaya ito po yan. O 5n raised to 1. Pero kahit hindi na natin lagay si 1. At ang next na gagawin natin ay iti-take natin, kukuhain natin yung product ng 5 times 3 is 15. N times N
is n squared. Yun po yun. Dahil na-apply na po natin yung product law ng laws of exponents. Minus, dahil meron tayong minus sign, 5 times 4 is 20. Tapos, ididikit lang natin si n. At ito po iyon. Ayan, dinikit lang natin si n. Next. Since tayo nasa operation ng divisions, lahat yan ay magpapalit ng sign. Ito mula sa positive ay magiging negative. At itong si positive, ay si negative rather, ay magiging positive. So, ito ay magiging 0. Negative 2 plus 20 is... Ayan. So, palitan natin ito. Palitan natin ito ng sign. Ayan. Positive 20, positive 18 po iyan. Positive 18n. Bring down natin itong si negative 24. Ayan po. Ngayon, kanina, kung kay 15n squared, nag-divide po tayo para makita natin yung common factor doon sa taas. Gagawin naman natin ay i-divide natin si 18n kay 3. Ayan po. Kay 3. N pa rin. Ayan po. So, pareho po ito ng proseso na pag-divide natin sa long method ng mga numbers. So, 18 divided by 3 is 6. Ayan po. At ang common po nila ay n. Kopya. Ayan. Ang exponent ni n dito ay 1. At dito ay 1. 1 minus 1 is 0. Sinabi sa properties kanina na anumang numero o variable maliban sa 0 na may exponent na 0 ay katumbas ng 1. Kaya 6 times 1 na po ito. 6 times 1 is 1. 6 times 1 is rather 6. Kaya magiging factors natin dyan ay positive 6. Ayan po. Yan. So, katulad ng ginawa dito kanina, i-multiply natin si 6 kay 3n. 6 times 3n o 6 times 3 is 18. Tapos dikit lang si n. So, 18n. Minus, kasi negative 4. 6 times negative 4 is negative 24. Kaya ito po ang mangyari niyan. Ayan po. Ayan. So, ayan po. Ayan. Ito, plus ko muna po ito. Ayan. So, positive 3n po, positive 18n po yun. Na typographical lang. Next, ito na po tayo. Since, parehong 0 na yan, 0 na yan, kanina pa 0 yan. Diba sabi nga po sa divisions, lagi po nagpapalit ng sign. Ito mula sa positive, sa plus sign magiging o sa positive sign magiging negative sign na siya. At ito ay magiging negative sign na rin. So ito po siya. 18n minus 18n is 0. Negative 24 plus 24 kasi from negative magiging positive ay magiging 0 na. So that is why the answer is 0. So ngayon, ang pinaka final quotient natin dyan ay 5n plus 6. Tandaan nyo po, pagka kayo ay nagkaroon ng remainder na 0, ang sagot nyo po sa quotient ay sakto. 5n plus 6. So, meron po yung technique para malaman nyo po kung tama ang sagot ninyo at yun yung gagawin nyo sa multiplications. Yung pares ng proseso yung ginawa nyo. Na kung saan, pag ang quotients at ang divisor ay pinag-multiply nyo, dapat katumba siya ng dividend. Ito po yun ang dividend na nasa loob. Next po. Ay ito. Paano naman mag-divide ng isang binomial sa isang
multinomial. So, parehong proseso po ang gagawin, pero medyo mas mahaba po ito. Sa solution sa ito, kopyahin muna po natin ang mga given. So, tulad ng ginawa kanina, yung first numbers muna ng polynomials, ito, 6x cube, i-divide natin kay x muna. Since si x ay walang nakikitang numerical coefficient, siya na yung automatic na may 1. 6 divided by 1 is 6. At ang parehong exponent ng dalawang ng quotient na ito ay x. Instead na tayo mag-add, tayo magsasubtract. 3 minus 1 is 2. Kaya po yan ay magkakaroon ng 2. 6x squared. Ngayon, ang gagawin naman natin dyan, tulad ng proseso kanina, i-multiply po natin siya dito. Ayan, 6x squared times x is 6x cubed. Positive 6x cubed. Minus 6x squared. 6x squared times 2. Yun po ay negative 12x squared. At ito po yun. Ayan. But sabi po kanina, magpapalit po tayo ng sign. Ito, parang positive, magiging negative. Ito, parang positive, magiging, rather, pag negative, magiging positive. Kaya dito, dahil 6 minus 6x squared nito, ito ay 0 na. Negative 3 plus 12x squared. Take note po, tayo po ay magpo-focus lamang po sa mga numerical coefficients and then i-re-recopy lang po natin yung mga variables tulad ng x cubed at x squared. Yan po. So, negative 3 plus 12, ito ay positive 9. At ang mangyayari po dito, i-bring down na lang po natin yung mga nasa taas provided yung mga sum nila ay nasusunod. Ayan po, 9. Ngayon, since nandito na tayo sa second level po, second layer, ang gagawin naman natin dyan, si 9x squared, i-divide natin kay x ulit, o si kay 1x, 9 divided by 1 is 9. Since x to, isi-subtract natin yung kanilang mga exponents sa numerator at denominator. 2 minus 1 is 1. Kaya magkakaroon tayo dito sa taas sa quotient ng 9x raised to 1 power or 9x lang. And then the same process, mag-multiply ulit natin siya. 9x times x is 9x squared. 9x times negative 2 is negative 18x. Ito po yun. Yan. Iba't nasabi ulit kanina. Ito, positive po yan. Nalagyan lang kanina. Iba't sabi po kanina, magpapalit po ng sign. From positive, magiging negative. Ito naman, from negative, magiging positive. So, 9, positive 9 minus 9. 0 na po yan. Okay. 2 plus 18 is 20, copy x. Bring down 40 kasi wala siyang kapares. At ito po yan. Ngayon, pareho po ng concept itong ginawa kanina. Kaya sinabi ko medyo mahaba lang. 20x divided by x. Ito po ay yung nasa module po ninyo na tinama lamang po at medyo may typographical po doon. At ito po ang ating susundin. 20 divided by 1 is 20. So, x po iyan. Yung variable. Parehong 1. 1 minus 1. 0. Di po ba nabanggit kanina? Ano mong variable? Ano mong meron? Malibas 0. Na raised to 0 exponent ay katumbas ni 1. Kaya po yan ay 20 times 1 is the same as 20. Kaya positive 20 po nasa taas. Ganun pa rin. Proseso, 20 times x, 20x, 20 times negative 2, negative 40. Ayan po.
Di po ba, ganun pa rin, magbabago ng sign. Dahil ang division po ay paulit-ulit na subtraction po. So, ayan po. 20 minus 20 is 0. Negative 40 plus 40 is 0. Kaya, since ang ating remainder ay 0, ibig sabihin lamang nito, itong ating quotient na nasa taas ay ang pinakasaktong sagot sa pagdidivide ng polynomials ng 6x cubed minus 3x squared plus 2x plus 3 at ng x minus 2 na divisor. Ayan po. I do hope so na nakatulong po sa inyo ang ating lessons po ngayon. And I do hope so na nagtatry din po kayo dyan at nakatulong po sa inyo mga konsepto ng ating napag-aralan. And it requires you na magamit po ito para sa pagsagot sa inyong mga activity at makatulong po sa inyo ng malaki. And please, panoorin nyo lamang po at unawain nyo po ang lesson na po ito kahit ilang beses nyo po panoorin. And with that, maraming salamat po sa pakikinig. Thank you for listening. God bless you.